She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Serap-serap ng aming pizza. And now we come to the queen final. And it's over here. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Recipe na pang snack natin. Takam na kasi kami sa lulutuin namin ngayon. Eh kasi every time na gusto namin kumain ng ganito, eh, nag-order kami. Sabi ko sana ako tipid-tipid muna tayo pag may time. Kaya ang gagawin ko, gagawa na lang ako ng pizza. Pizza na ordinary lang kasi ang meron lang sa akin ngayon. Eh, makikita niyo mamaya sa aking ingredients. Pero I will try my best na pasarapin siya. So let's try na gumawa ng pizza. Kawali! Itong ingredients natin sa paggawa natin ng dough. Gagamit tayo ng cups of all-purpose flour, 1 1/2 teaspoon na baking powder, 1/2 cup at saka 1/3 cup na warm water, pangtunaw natin dyan, pero kunti-unti natin ang lagay para hindi tayo masobrahan, 2 teaspoon na sugar, 2 teaspoon na yeast, so 1/2 teaspoon na salt. So, gagawin muna natin. Kailangan kasi natin i-activate muna ang ating yeast. Ilagay natin yung yeast. Tapos, ilalagay natin yung warm water. Ayan. Inilagay na natin yung 1/3 natin na warm water. Lagay lang natin yan. Tapos, ilalagay natin yung sugar. Itong sugar. Sama natin sa ating pag-activate. 2 teaspoon na sugar. So, ayan. Iset aside lang natin ito. Kailangan natin siyang activate for 10 minutes. Pagsama-samahin na natin ang ito yung 2 cup natin na all-purpose flour. Lagay na rin natin yung ating 1/2 teaspoon na salt. Tapos ilagay na rin natin yung ating 1 1/2 teaspoon na baking powder. 1 cup ito na warm water. Huwag natin ilagay lahat. Hintayin muna natin matunawin muna siya nating mabuti pag halu-haluin natin. Kailangan pag magtutunaw kayo ng ganito, magagawa kayo ng dough, huwag nyo munang ilagay lahat yung tubig. Utay-utay nyo lang. Kasi minsan sumusobra yung tubig, eh masyadong mahirap pag sumobra yung mixture natin. Pag kayo magtutunaw ng dough, kailangan meron kayong konting harina na titira. Para if ever na magmamasa kayo, eh meron kayong pangbudbud na harina. So ito, ilagay na natin yung ating tubig lahat. Activate na yung ating yeast, ayan. So, haluin nyo lang ito. Pagkahalo nyo nito, situit na tunaw na talaga yung yeast niya. And then, isama nyo na dito sa ating dough na ginano kanina. Ayan. Yung all-purpose flour natin kanina is 2 cups, diba? So, parang napansin ko na sobra ng tubig. So, dagdagan natin siya ng konti muna. Basta 1/2 flour ito eh. Kasi parang sumobra ng tubig ito mga experiment. Ayun, tama. 2 1/2 cup yung ginamit natin na all-purpose flour. Haluin lang natin ito. Tapos, mamasahin na natin ito gamit ang ating kamay. Wait. Bubudburan muna natin ito. Ito yung lalagyan natin ng masa natin. Panadera na ngayon si Presimature. Paglagay tayo sa kamay nito. 1/2 pa rin ito mga kumari, yung nalagay ko. So, bali pag naubos natin yan, is equivalent to 3 cups ang nagamit natin na all-purpose flour. Lambot-lambot niya. Para akong panadera, tsara. Pag dumidikit pa siya, ibig sabihin hindi pa masyadong masa. So, imasa natin. Ang galing. Nakakatuwa, nakakawala ng stress pala yung ganito. Tensya na kayo sa pagmasa ko kasi actually this is my first time na gumawa nito. Nag-i-invento lang. Ayan, okay na siya. Hindi na siya dumidikit. So, ang gagawin natin, dito na natin ilagay. Tapos, sabi nila bubudburan pa daw eh. Decide na, naubos na lahat, 3 cups lahat na lagay ko. Ayan, dyan na muna yan, takloban natin. At tatakpan natin para hindi madumihan, oh. Ito ko
isasa lang yung pizza. So, malaki yung pizza, di ba? So, titingnan ko kung kasa itong pizza na to dito. Buksan natin yung ating stove. Tapos, pahinain natin ng apoy. Patuyuin muna natin ito kasi hinugasan ko ito ulit. Mainit na yung ating kawali, mga kumare. Lagyan natin siya ng konting oil para hindi dumikit yung ating dough. Hinaan yung mabuti yung inyong stove. Ganyan lang siya kaliit. Ganyan lang siya kaliit. Dito na natin i-rolling pin, mga kumare. Ayan. O, diba? Ganyan lang yung mga kumare. Good luck sa akin. Bakit parang ang kapal? Hindi ko kasi ma-form doon. Malambot siya. Kaya dito ko na siya ipo-form. Hindi naman siya dumikit sa kawali. O, ayan. Dahan-dahan ninyo lang, mga kumare. Tiyagaan lang talaga to. Para lang kayo na, ano, naglalaro lang. Hindi lang siya ma-perfect ng circle. Okay lang yan. Tayo lang naman ang kakain. So, ang sunod natin, nakasalang na yung atin do. Kailangan pa natin siyang i-half-cook muna bago natin lagyan ng toppings. So, i-slice natin ang mga toppings niya. So, ito ang mga ingredients. Ito toppings natin din sa ating do na gagawin natin pizza. Okay. So, gagamit tayo ng beef loaf. Yung beef loaf na 250 grams. And then, gagamit tayo ng pineapple tidbits na 200 grams. Cheese, isang bell pepper, pasas kasi favorite ko yan, isang sibuyas, ang spaghetti sauce. Yan ang gagamitin natin na topping sa ating gagawing pizza. Nipisan nyong mabuti. Hanggang nandyan kayo sa loob ng bahay nyo, ay maggawa kayo ng mga pangkain ng anak nyo. Kasi natin ito ng napakaninipis lang. I-drain natin yung ating tidbits. Huwag nyo itapon yung inyong tubig kasi pwede nyo rin inimin sa baygat. Kasi ako iniinom ko yan. Masarap yan. Yan i-set aside natin para sabay-sabay natin mailagay mamaya. Pasas na napakaliliit. Ganyan. Tapos, saka natin siya slicein. Ayan. Depende sa inyong pag-slice kung anong gusto nyo. Ayan ang gusto niya. Eh, di hayaan nyo na siya. Beef loaf lang ang nakakayanan namin ngayon. O, diba? May pa-design-design pa yan. So, eto na, mga kumare, prepare na yung ating pang-topping sa ating doon na nakasalang. So, ang gagawin natin, kasi medyo luto na ng konti yung ating do, yung medyo nainita na baga. So, ilalagay na natin ito para mag-melt na rin yung ating cheese in order din na mag-absorb yung lasa nyo dun sa ating do. So, let's start. Buksan na natin ito. Good luck sa atin kung anong lasa niya. So, sa spaghetti sauce, lalagay natin sa gitna. Ayan. Tulon natin dito. Tapos, saka natin siya spread ng dahan-dahan. Huwag natin paabutin hanggang sa pinakatabing tabi kasi magkakalat yan. Lagyan ko daw muna ng cheese. Ay! Nahulog yung cheese. So, unahin natin ilagay yung ating tidbits. Lagay na natin lahat. Tapos, lagyan naman natin ng ating bell pepper. Ayan. Lagay natin yung ating, ibut-but natin yung ating pasas. Tapos, lagyan natin siya ng sibuyas. Oh. Tapos, lagyan na natin siya ng beef loaf. Ang dami, oh. Parang hindi tipid tips yung tinuro ko sa inyo, mga kumare. Parang kalas tips. Tapos, budbura na naman natin ng pasas. Lagay natin yung sibuyas na naman. Yun na, mga kumare, bubudbura na natin siya ng paminta. Okay na, mga kumare, nakita niyo naman yung pawis ko. Takluban na natin yung ating pizza. Hintayin natin siya maluto. Bubudburan pa natin siya ng another cheese mamaya pag malapit ng maluto. Let's put. Tingnan na natin, mga kumare. Ano kaya? Umaganda yung toppings niya pero hindi natin alam kung yung ano niya, yung doon niya kung maganda ba. So, lagyan na natin uli ng cheese, mga kumare.
natin, takluban ulit natin. Wala tayong mozzarella eh, kaya ordinary cheese na lang gagamitin natin. Sarap-sarap ng aming pizza! Aray ko, mahina. Nakita niyo yung... Ito na mga kumari, ang ating Hawaiian pizza. Kawali. Oh, so tikman natin kung anong lasa. Sasabihin ko sa inyo kung anong lasa totoo. Ang hirap naman. Parang ang kapal-kapal nandun niya. Yan kumari, ang lutong-lutong niya sa ilalim. Yan yung palam. Ayun o, ang kapal-kapal ng pagkakalagay ni Presi Mitchur. Nasobrahan ng luto, kaya natosted ah. Hindi makagat ni Mamsin niya. Siyado makapal. Yan, panis masarap niya. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!